Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Seng ng DFC UAE at member po ako ng Sarja Ministry. Masaya po ako at kasama ko na naman kayo ngayong umagang ito at huwag niyo po akong iwanan hanggang sa matapos ang ating morning devotion. Sige po, umpisahan po natin ang ating devotion sa isang maikling panalangin. Ama namin sa langit, sa ngalan po ng iyong anak na Hesus Kristo, kami po ay tumatawag sa inyo at lumalapit ngayong umagang ito. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit be with us. Mai-guide kami, maturuan kami, at buksan niyo po ang aming puso sa oras na ito para po bukas puso din po maitanim sa amin ang mensahe mo, ang iyong salita ngayong umagang ito. Lord, huwag mo pong hayaan na magkaroon ng balakid, magkaroon ng istorbo. Huwag niyo pong hayaan na masira ang focus namin ngayong umagang ito. Maraming salamat po at tulungan mo po kami na mai-apply namin sa buhay namin kung ano man po ang mensaheng ipaparating niyo sa amin. Maraming salamat po at ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So since ready na po tayo, ito po yung ating gagamitin at magbukas po tayo sa Kawikaan 3:5-6. Sige po. Ready na po ba kayo? Babasahin ko po. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ayan. Napakaikli po at napakasimple. Marami po sa ating mga Kristiyano, marahil ay narinig na at kabisado nila ang verse na ito. Marahil memorize po nila to noon-noon pa kasi isa po ito sa mga unang tinuturo sa atin, lalong-lalo na po nung nag-start po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ganun pa man, basahin po natin siya sa English para po mas maintindihan po natin, para po mas maipasok natin siya sa ating puso at sa ating kaisipan. Ayan, Proverbs 3:5-6, NIV po tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ang galing po, ano? So, alam ko po na narinig nyo na ang pagtuturong ito eh. Pero mas maganda po na i-remind po natin ulit ang ating mga sarili. Ang salita po kasi ng Diyos, nag-iiba po yung pinaparating sa atin eh. Hindi po iisa lang, kahit isang verse po yan, hindi ibig sabihin isang mensahe lang po ang pinaparating sa atin ng Diyos sa isang verse na napag-aaralan natin. Iba-iba po ang dumadating na mensahe sa atin. Depende po yan sa sitwasyon na kung anong meron tayo. Kaya, sige po, pag bula-bulayin po natin talata by talata ang ating scripture ngayong umagang ito. So, unahin po natin, magtiwala. Sabi nga po, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Di po ba yun yung una? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Anong klaseng pagtitiwala po ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Sigurado po ako, ang hinihingi ng Diyos sa atin ay lahat ng aspeto sa buhay natin at lahat ng sitwasyon sa buhay natin, kailangan po nating ilagay ito sa kamay ng Diyos. Ilagay ito sa pagtitiwala sa Diyos. Madalas po, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, pag nagkakaroon po sila ng problema at
kinakausap natin sila, madalas ang sinasabi natin, ipagkatiwala natin ang buong puso sa Diyos kung ano mang sitwasyon nila, kung ano mang problema nila. Dahil si God naman po talaga ang solusyon sa lahat ng mga problema natin. Sabi nga po, di ba, nothing is impossible with God. At wala naman po kasing ibang magandang gawin talaga kung hindi ilagay po sa kamay ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. But when we say, as a Christian, when we say, let's trust God with all our hearts, paano nga po ba natin ito na isasagawa sa sarili nating buhay bilang isang Kristiyano? Meron po akong balikan po natin ang isang maliit na story sa Bible at magbukas po tayo sa Mark 10:17-22. Ayan. Buksan po natin ang ating Bible at basahin po natin ang maikling story na to. Ang title po niya, ang Mayamang Lalaki. Babasahin ko po siya. Mark 10:17-22. Nang paalis na si Jesus, isang lalaki ang patakbong lumapit sa kanya at lumuhod. Nagtanong ang lalaki, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo sinasabing mabuti ako? Ang Diyos lang ang mabuti, wala nang iba. Tungkol sa tanong mo, alam mo ang sinasabi ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag kang mandaya, at igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, sinusunod ko po ang lahat ng yan mula pagkabata." Tinignan siya ni Jesus ng may pagmamahal at sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang mga ari-arian mo at ipamigay mo ang pera sa mga manghihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig ito at umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Amen po ba? A simple short story, it talks about a rich man na tinanong niya si God, "How can I have eternal life?" Ang sagot ni Jesus, "Alam mo ba ang mga kautusan?" At napaka-confident po nung mayamang lalaki na sumagot, "Bata pa ako, pinamumuhay ko na ang kautusan." Di po ba? Napaka-confident niya. But then again, alam po ni God, alam po ni Jesus kung ano ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. At yon ang pagbibigay. True enough, tinanong po siya, sinabihan po siya ni Jesus ng may pagmamahal. Ang sabi po ni Jesus, "May isang bagay pa ang kulang sa'yo. Go and sell your property and give it to the poor." Nung marinig po yun, nung mayaman, naging masaya po ba siya? Lumandag-lundag po ba siya sa saya kasi may sagot na siya dun sa tanong niya na, "How can I have an eternal life?" Ang sagot ni Jesus, "Go and sell your property. Give it to the poor." Ano pong nangyari? Nag-walk out po yung mayaman. Iniwanan, tumalikod po siya kay Jesus, lumakad ng palayo, ng malungkot. Kasi po, hindi niya po kayang gawin yung isang bagay na sinabi ni Jesus sa kanya. And that is to give up his wealth at ibahagi sa mga mahihirap. Sa nabasa po natin yun, buo po ba ang pagtitiwala at pagmamahal ng rich man kay Jesus? Kasi po, kung napansin natin, napakadali po sa kanya ang sumunod sa mga kautusan na sinabi ni God. But amazingly, he cannot give up his wealth. Si Jesus na nga po ang nagsabi sa kanya, di ba?
Sila nga po, during that time, napaka-bless nila kasi kaharap talaga nila si Jesus at maririnig nila ng literal at nakikita nila si Jesus na nagsasalita sa kanila. Tayo po, para makausap natin si Jesus, we have to pray, we have to read the Bible kasi po nandito yung mga salita ni Jesus. Pero sila during that time, face to face, naririnig nila si Jesus, face to face, nakikita nila si Jesus. They are so blessed. But then again, itong rich man na to, nalungkot po siya nung marinig niya kung ano ang gustong mangyari ni God, kung ano ang sagot dun sa tanong niya na paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, paano siya makakarating sa langit. Gaano nga po ba kahirap sa isang Kristiyano na mahal ang Diyos at nagtitiwala sa Diyos ang magbigay? So let's talk about something in particular. Isa po ito sa mahalagang kautusan na hirap na hirap po ang maraming Kristiyano sa pagsunod. Kasi po, kagaya po nung rich man na confidently, alam niya na bata pa lang siya, pinapamuhay na niya ang kautusan. Pero ang isang bagay, hindi po niya kayang magawa. And that is to give up his wealth. That is to give. At ang pinag-uusapan po natin dito, pera, yaman. So, as a Christian, let's talk about tithes and offering. Marahil po sa iba, hindi nila ito naiintindihan o marahil po sa iba, mahirap ito kasi po may mga bagay-bagay po silang hindi mabitawan. May mga maraming bagay po na nangyayari sa buhay nila. For instance, tayo po may trabaho tayo. So every month, nagsusweldo po tayo. At sa mga sweldo po natin, may mga listahan na tayo kung saan po natin ito gagamitin. Possible ang number one, pagbabayad ng renta ng bahay, tuition fee ng mga anak, tuition fee ng kapatid, rent sa bayad sa kotse, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, yung pamamalengke natin, lahat po yan nakalista. Kasi po, every month, may gastusin naman po talaga tayo sa araw-araw. Pero as a Christian, i-check nyo nga po kung merong tithes and offering sa listahan ng mga sinusweldo nyo every month. Nakakapagbigay po ba kayo sa mga sweldo nyo? Nag-glorify nyo po ba si God? Nag-glorify nyo po ba ang ating Panginoon? Nakakapag-give back po ba tayo? Nakakapagpasalamat po ba tayo sa ating mga sinusweldo every month? Kasi nagbibigay po ba tayo ng tithes and offering? Paano nga po ba natin nag-glorify si God when it comes to our salary? Nakikita po ba natin dito yung sinasabi niya na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso? Marahil po sa iba, mahirap. Kung minsan, naiisip ko meron ba siya sa listahan nyo? Nandyan pa si God sa listahan nyo? O ang nasa listahan nyo lang eh yung mga pangangailangan nyo sa araw-araw, yung mga pangangailangan nyo buwan-buwan. Yun lang po ba ang nasa listahan nyo na kinukuha nyo sa sweldo nyo? So, ibig sabihin po ba as a Christian, nag-glorify nyo po ba si God? Na ibibigay nyo po ba yung tamang pagtitiwala, yung sapat na pagtitiwala when it comes to your salary every month? Kung titignan po natin, sige po, para po hindi siya mahirap, ito po yung kabuuan ng sweldo natin. Sa Bible po, ang sinasabi, 10% is tithes. Ang ikasampung bahagi ay tithes natin. Itatithes natin para sa Panginoon. Asan po dito yung ikasampung bahagi? Ito lang po. Yung isa lang. Ang natitira po sa inyo, 9 pa. 90% pa. Bakit po siya mahirap? Eh, ang dami-dami po nito. Kung tutuusin, ito lang po ang ibibigay nyo kay God.
Actually, hindi po kailangan ni God ang pera natin. Actually, si God po ang pinanggagalingan, ang source ng lahat ng meron tayo. But how could it be so difficult? Masakit po ba na ibigay ang ikasampung bahagi ng ating sinusweldo every month? Mahirap po ba? Alam niyo po ba, meron po akong i-share sa inyo, isa pong Kristiyanong babae na kilala ko, na hindi po niya ginagalaw ang sweldo niya buwan-buwan hanggat hindi po niya ibinibigay ang tithes niya sa church. Kahit anong klaseng emergency pa to, kahit para sa pamilya pa niya or whatever, hindi po niya gagalawin ang kanyang sweldo, not unless hindi po niya nabibigay ang kanyang tithes and offering sa church. Ganun po siya ka-faithful when it comes to pagbibigay. At hindi po siya nagbibigay ng eksaktong 10%. She gives more. At may offering at mga pledges pa po siya sa church. Ang ibig sabihin po, ganun po siya ka-dedicated. Ganun po kalaki ang pagtitiwala niya when it comes to giving tithes and offering. Alam niyo po ba na pag ginagawa niya to, napapanatag po yung kalooban niya. Kasi po alam niya, the more she gives to God, the more hindi siya magkukulangan. Dahil alam po kasi niya na pag siya ay nagbibigay, alam po ni God kung magkano pa ang natitira sa bulsa niya o sa bank account niya. At hindi po siya natatakot. Kasi po, hindi po siya natatakot. Kasi po, God supplies all her needs. Hindi lang po siya ang sasaplayan niya, kundi kayo rin po. Pag kayo po ang nagbibigay, alam po ni God kung ano yung matitira sa inyo. Huwag po kayong matakot. Kung konti o marami pa ang natitira sa inyo, huwag po niyong kakalimutan, God supplies all your needs. At alam niyo po ba, kung bakit nabibless po, kung paano po nabibless yung babae sa ginagawa po niyang paraan, sa pagiging faithful po niya, hindi po siya nawawalan ng work. At nakikita po niya na the more she gives, the more na binibless po siya ni God. Kasi po, sa listahan po ng sinusweldo niya, ang unang-una po si God. Di po ba, God first, di po ba? Iuna po natin si God sa lahat ng ating ginagawa. Kailangan siya po muna bago ang lahat. Hindi po yung ililista mo muna ang lahat. Kung may natitira, dun ka lang magbibigay. Ibabase mo dun sa natira ang ibibigay mo kay God. Hindi po ganun. When it comes to giving, hayaan po nyo, bigyan nyo po ng opportunity ang sarili nyo na makasunod sa tama. Kasi po ang pagbibigay po ay pagtitiwala din po sa Diyos. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano na natatakot po silang magbigay. Kasi may mga reason po sila, ginagawan po nila ng reason yung hindi nila pagbibigay. Ang sinasabi po nila, alam ni God na may desire akong magbigay, kaya alam ko, maiintindihan ni God ang sitwasyon ko. May mga ganong linya po, mabait si God, hindi niya ako parurusahan. Alam niya, naiintindihan niya ang sitwasyon ko, kaya kahit hindi ako magbigay, hindi siya magagalit sa akin. God loves me. May mga ganong linya po eh. Ang tanong po, i-check nga po natin ang sarili natin kung kagaya natin yung rich man na yun na kayang-kaya niyang sumunod sa mga kautusan pero hindi naman niya kayang i-give up ang wealth niya, ang pera niya, kasi shall I say, dinudyos niya ang pera, dinudyos niya ang yaman. Huwag po natin kakalimutan, we cannot serve two masters at the same time. We always have to have one God, kasi isa lang naman po talaga ang God natin. Siya. Tanong ko po sa inyo, pera o God?
Di ko po maririnig ang sagot niyo, so kayo na po ang bahala kung ano yung sagot niyo. Pero alam ko po as a Christian, naiintindihan niyo po kung bakit ako nagtatanong ng ganon. Sabi nga po sa Luke 6:38, di po ba? Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, running over, it will be poured into your lap. For with the measure you give, dun din po masusukat ang, teka po, basahin ko na lang po sa English. Kasi nawala po yung sinulat ko, kaya babasahin ko na lang po sa English. So, sa Luke 6 po tayo. Luke 6:38. Ayan po. Sige po, basahin po natin. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay nyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So, ibig sabihin po nun, pag tayo po ay nagbibigay, hindi po tayo nawawalan. Hindi po tayo nagkukulangan. The more we give, the more po na magkakaroon tayo ng umaapaw na blessings. And I am not referring only about financial. It can be a good health, it can be a good job, it can be blessings to our family, to our children, to our parents. It can be a lot. Sabi nga po, ito sa nabasa natin, it cannot be measured kasi siksikliglig pong ibabalik ni God pag tayo ay nagtatanim, pag tayo ay nagbibigay. Sabi nga po, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng konti, aani ka ng konti. Kung magtanim ka ng marami, ang aanihin mo ay mas marami. So, ganun lang po yun. So mga kapatid, I encourage po everyone to give tithes. At mas maganda po kung maliban pa sa tithes, may offering pa po tayo. Amen po ba? Ano pa po yung susunod na nabasa natin sa verse? Huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Ayan. So, ang pag-usapan naman po natin, para po mas maintindihan natin yung huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Let's talk about Sarah, asawa po ni Abraham. Sa verse 16:2, ang salita ng Diyos version, babasahin ko po siya. Sinabi ni Sarah kay Abraham, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae, baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Ayan, true enough po, nagkaanak nga po si Abraham kay Hagar, na naging cause naman po ng awayan sa loob ng bahay, hindi pagkakasunduan sa loob ng bahay, kasi po nagkaroon po ng bitterness si Sarah nung nagkaanak po si Hagar. Syempre po yung pagpapakitang kabutihan ni Abraham sa kay Hagar at saka dun sa anak niya, nagkaroon ng selosan hanggang sa mauwi po sa pagpapalayas kay Hagar at kay Ismael na anak ni Hagar kay Abraham. So, nagkagulo-gulo po sila sa loob ng bahay. Ganito rin po ang mangyayari sa atin pag ang sarili po natin ang ating sinusunod at hindi ang salita ng Diyos. Saan po ba nag-arrive saan po ba galing? Ano po ang pinanggalingan ng ginawa na yun ni Sarah? Kasi po si Sarah, nagkaroon po siya ng takot na hindi magkaanak. Kasi po, sinabihan siya ni God, diba, na magkakaanak sila. But then again, tayo tumatanda na sila at hindi pa po sila nagkakaanak. Nagkaroon na po siya ng fear. Nag-iba na po yung pakiramdam niya. Nawala na po yung paniniwala niya doon sa sinabi ni God. So, binase po ni Sarah sa nararamdaman niya yung decision niya na
kay Hagar, magkakaanak sila. That through Hagar, magkakaanak sila. So, hindi po galing kay God yung decision ni Sarah. Galing po yun sa nararamdaman niya na takot. Kaya, hindi po maganda sa ating mga Kristiyano na binabase po natin ang mga decision natin sa ating mga nararamdaman. Dapat po, kahit anong mangyari, base po natin sa salita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Hindi po sa feelings natin. Huwag po tayong tumulad kay Sarah na nagkagulo-gulo ang relasyon sa loob ng bahay dahil po sa maling desisyon na ginawa niya. Ang desisyon po niya na galing sa takot at sa maling nararamdaman. Kagaya po ng ibang Kristiyano, when it comes to giving tithes and offering, may takot po sila na baka magkulangan po sila ng pera. May takot po sila na baka pag nagbigay sila, wala na silang magkukulang yung pambayad nila ng kuryente, pambayad nila ng tuition fee, pambili nila ng ganito, pambayad nila ng rent. Ang dami po nilang takot na pag sila ay nagbigay, mawawalan sila at magkukulangan sila. But nabasa naman po natin yung verse kanina, di ba? It will come back to you, siksik, liglig, umaapaw, immeasurable, na hindi mo talaga kayang sukatan ang blessing na ibibigay sa iyo ng Diyos pag pinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat. Lalo na po when it comes to tithes and giving. Malaki pong patunay ang isang Kristiyano na nagbibigay ng tithes and offering kay God. Malaki pong patunay na may malaki po siyang pagtitiwala sa Diyos. At malaki pong patunay na hindi po niya binabase sa takot na baka mawalan siya ng pera, baka magkulangan siya ng pera pag siya ay nagbibigay. So, dapat po mga kapatid, huwag po tayong ganun kagaya ni Sarah na binabase po niya ang mga ginagawa niya at decision niya sa buhay sa nararamdaman niya. So, huwag po kayong makakaramdam ng takot kagaya ni Sarah. Give your tithes and offering. Huwag po kayong matatakot. Don't be like Sarah. Huwag po niyong kakalimutan. God supplies our needs at siya po yung pinanggagalingan lahat-lahat ng meron tayo. Trabaho natin, sweldo natin, pera. So, huwag po niyong kakalimutan. God can provide. Yan po ba? So, ano pa po yung last? Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. The meaning is so simple. Surrender everything to God. In all aspects of your life, you have to trust God at lahat ng ginagawa mo. Alalahanin mo siya, isipin mo siya. Paano mo nga po ba inaalala si God? Yung mga salita niya, dapat lagi pong yun ang nasa puso niyo, yun ang nasa utak niyo. Kung ano po yung nasa puso niyo, siya po yung pumapanik dito sa utak niyo, siya po yung lumalabas din sa pagsasalita niyo. At siya rin, at yung mga decision po niyo, guided, pag inaalala niyo po si God, lagi-lagi sa mga ginagawa niyo. At pag guided po kayo, hindi po kayo maliligaw. Magiging smooth po ang paglakad nyo sa mundo. Magiging smooth po ang buhay nyo pag inaalala nyo po lagi si God sa inyong mga ginagawa. Hindi po natin ibibase sa feelings, hindi po natin ibibase sa sinasabi ng maraming tao. Kasi po madalas, we always say, follow your heart will lead you to happiness. May ganan-ganan po tayo eh. Alam niyo po ba na napaka-deceiving po ng puso? Kasi po, doon po natin nararamdaman yung iba't ibang feelings eh. Anger, bitterness, happiness. Diba? Iba't iba po, lahat po yun nararamdaman natin dito. Eh, kung ibabase po natin sa feelings natin at hindi sa salita ng Diyos at hindi natin inaalala si God sa mga ginagawa natin at binabase natin sa sarili nating feelings, paano po kung nag-decision tayo o nakipag-usap tayo based sa anger natin, based sa bitterness natin, based sa pain natin, na kung hindi po maganda ang kalalabasan nun. But then again, kung lahat po ng ginagawa natin, nakabase po kay God. Kaya nga po, alalahanin lagi si God
sa lahat ng mga ginagawa natin. In all your ways, always acknowledge Him, and He will direct your path. Lahat po ng gagawin natin, kung siya po ang ating ina-acknowledge muna, inuuna muna natin siya, tama po lahat ang kalalabasan niyan. Lagi pong happy ending. Alam niyo po na hindi po bed of roses ang buhay natin. Marami po tayong pinagdadaanan eh. Pero hindi po reason yun para manaig po kung ano man yung nararamdaman natin eh. Para tanggalin natin yung mga utos ni God eh. Tanggalin natin sa kaisipan natin ang Diyos eh. Kahit ano po ang nararamdaman natin, wala pong reason para tumilikod tayo at iwanan natin ang mga tinuturo ng Diyos. Remember, siya lang po yung nagmamahal ng totoo sa atin. Siya lang po ang nagmamahal ng tunay sa atin. At kahit anong mangyari, hindi po niya tayo iiwanan. Kaya po wag po nating i-pattern ang buhay natin sa nararamdaman natin. I-pattern po natin yan sa salita ng Diyos. Always, always, let's acknowledge God. Always, always, huwag po ang sarili natin ang sinusunod natin. And always, always, magtiwala po tayo sa Kanya. Yun lang naman po ang message natin. Yun lang naman po ang ating simpleng pag-aaral ngayong umagang ito. At sana po at sana po nakatulong po sa inyo ito para ma-inspire kayo na magbigay. Huwag po niyong kakalimutan. Siksik, liglig. Walang sukat. Hindi niyo po kayang sukatan pag binalik ni God sa inyo kung paano kayo nagtiwala sa Kanya. When it comes to, alam niya na po yun. O sige po, maraming salamat po. At sana po, sa susunod, kasama ko pa rin po kayo sa ating morning devotion. At para po seryohan natin ang ating morning devotion ngayong umagang ito, sorry po, ay mag-pray po tayo ulit. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po sa mensahe mo sa aming araw na to. Salamat po at na-inspired po kami na hindi na matakot magbigay, lalong-lalo na po sa tithes and offering na kinumad niyo sa amin, Father God. Maraming salamat po at mabibigyan na naman po kami ng opportunity para makasunod sa inyo, para po maipakita po namin sa inyo that we want to glorify you and we want to give back to you and thank you, Father God. Dahil po, alam na po namin ngayon at naiintindihan na po namin ngayon kung ano po ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa inyo, especially when it comes to tithes and offering. Kaya Lord, maraming salamat po at tulungan niyo po kami na ipamuhay namin ang mensahe mo ngayong umagang ito sa aming lahat. Lord, we love you and we thank you and we say Amen, Father God, in the name of your Son, Jesus. Lord, thank you po. Maraming salamat po mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na morning devotion. I love you po. Bye-bye po.